So good morning guys, kasama po natin ngayon si Councilor Mon Yupanco ng District 5 ng Manila. Kasama po siya nila Yorme Isko nung isang araw nung nag-groundbreaking nung bagong ospital sa Baseco. So kamusta naman po yung naging groundbreaking po? Opo, Mark, napakaganda po at napakasaya po ng mga taga Baseco. Kasi sa totoo lang po, napakahirap talaga pag may nagkakasakit sa kanila, pag may emergency sa kanila. Talagang pag lumabas ka lang ng Baseco, it will take you 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Baka matraffic ka pa para makapunta sa isang hospital. Ganun po kagrabe doon. At hindi biro lumabas ng Baseco kasi kailangan talaga may sasakyan ka para ka makalabas doon. Ganun po kalaki yung lugar na yon. At talagang tuwan-tuwa po ang mga taga Baseco dahil alam nila very soon. Pag alam nyo naman, pag si Yorme, pag may sinabi, talagang tatapusin ay tapos talaga yan. So, yun po sa mga taga Baseco. Very happy. Baseco po, gano'n po kalaki yung Baseco ba? Yung mga 100,000? Marami po. Kasi marami din po ang transient doon. Halo-halo talaga ang tao doon. At siguro may mga 100,000 ng mga tao doon. O baka mahigit pa. Kasi voters alone, siguro may mga 35,000 na Baseco alone. At akala mo, mas malaki pa siya sa isang bayan, sa mga probinsya. Ganun po kalaki ang Baseco. At at least happy kami dahil mayroon na rin eskwelahan doon, may grade school, may elementary, mayroon high school. At ngayon po, magkakaroon pa ng isang general hospital na napakalaking bagay po talaga para sa mga taga Baseco. Ang naging isang pilot project ni Yorme is yung Baseco Community. Opo, ayan, yung Baseco Community. Paano at nagbago yung mga pananaw ng mga tao? Sa totoo po, ang Baseco nung araw, para ka makapunta sa lugar niya, magbabangka ka pa. Wala pong kalye, may isang kalye lang papasok niyan sa Baseco. Hanggat sa lumaki na lang yung island na yan at dati tambakan pa yan. At sa ngayon, dumami na nga ang tao dyan. Kaya nga ang nakakatuwa dyan sa Baseco ay yung Baseco Community ay talagang iba po ang vision ni Yorme talaga. Kasi alam niya ang buhay na isang mahirap. Di ba? Alam niya ang buhay pag walang tahanan na sarili. At yan po, inupisa na po niya. Hindi po basta-basta ang Baseco Community dahil napakaganda po at napakalaki ng mga units. I think mga 40 plus square meter bawat unit. Malaking bagay na po yan. At kailan lang po, nagkaroon na naman po ng sunog sa Baseco. And I'm sure, tuloy-tuloy na po ito. At tuloy-tuloy po ang vision, lalo na po ang susunod natin magiging mayor, si Hani Lacuna. Ay tuloy-tuloy po yan at kami po yung magtutulong-tulong pati ang konseho na para lahat po na naumpisahan na proyekto ni Yorme, ni Vice Mayor Hani, ay tuloy-tuloy lang po namin gagawin. Ang galing dito, paano po napag-unite ni Mayor Isko yung po mga dating hindi ganun magkakampi sa loob po ng Maynila? Ngayon po, magkakasama tayo ngayon dito. Opo, kasi pagkaupo ni Yorme, talagang yinakap niya kaagad kami na magkaisa tayo. 'Di ba? Para sa Maynila, wala pa ngang pandemic noon eh. So, sabi namin, oo, 'di ba? Magsama-sama tayo at kilala naman namin si Yorme kung gaano siya kahusay talaga din. Dahil naging vice mayor din namin siya for the longest time, naging konsel siya. At talaga pag may sinasabi siya, talagang gagawin niya. So, nag-unite talaga kami for Yorme. So, sa awa naman ng Diyos, napakaganda po na nangyari sa Maynila. So kayo pa sa District 5, kamusta naman po yung mga programa na ginagawa nyo po para sa mga kadistrito nyo? Dito sa District 5 naman, kami mga konsehal, sama-sama din kami. Ako po bilang konsehal, meron akong San Andres Fire Volunteer na hinahawakan. At marami din po ang programa, kaya lang po yung mga ibang programa ko hindi ko magawa dahil sa pandemya. No, at hopefully matapos na itong pandemya na to. At yung miracle drug na sinasabi nilang parating na, sana dumating na talaga. At maging normal lahat ang buhay natin. So any final message po para sa mga kababayan niyo po dyan sa Maynila? Sa mga taga Maynila, siyempre pinangungunahan po ni Yorme, susunod natin magiging presidente. At siyempre si Doc Willie Ong, ang kanya magiging susunod nating Vice President, no? Iba talaga pag doktor din ang partner ng ating Yorme. Kailangan na kailangan yan, lalo na sa panahon ngayon. At sa amin po, dito sa mga konsehal, isang bangka na lang po kami ngayon. No? Sama-sama na kami. At napakaganda po na nangyari sa Maynila dahil kami mga konsehal, hindi po kami natulog.
talagang kahit panahon ng pandemya, tuloy-tuloy po ang aming mga sesyon, gumagawa po kami ng mga batas para makatulong po talaga sa Maynila. At syempre ang suporta namin kay Yorme. Kaya lahat po ng proyektong yan, ay talagang nagawa po lahat. Kaya napakaswerte po ng Maynila. At sana talagang tuloy-tuloy na po, isang bangka po tayo lahat. Thank you very much, Simon Yupanco, District 5, Maynila. God first, salamat po. So papakita ko lang sa inyo guys ha. Medyo maingay sa background kasi po, ayan, meron pong shoot para po sa Ascenso Manileño. Ayan po. And lahat po kami dito nag-antigen test kanina, so bago pumunta dito sa shoot. So ayan, kausapin po natin mamaya yung pong mga ibang mga kasama po ni Isko, ni Honey, ni Yul dito po sa Ascenso Manileño. So ayan guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe po parate. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.